Mr. Mainit Kenjan at si Haring Bangis Jermel Labrador. Ban muna sa Battle of the YouTubers Season 2 at limang matches para sa darating na laban ng Battle of the YouTubers o yung suntukan ng mga sikat ni Boss Jonah ni-reveal na ni Makagago WhatsApp Man. Sa inilabas nga pong video ni Makagago sa kanyang YouTube channel ay sinabi nga po nitong ban muna si Mr. Mainit Kenjan at si Haring Bangis Jermel Labrador. Bakit nga ba napagdesisyonan na iban muna ang dalawa? Unahin muna natin si Haring Bangis Jermel Labrador. Ayon kay Makagago, isang katutak na mga email ang kanilang natanggap. At lahat nga daw po ng ito ay puro reklamo dito kay Haring Bangis. Malamang sa malamang sa likod nito ay ang sobrang pagkutya nga po nito sa mga Kabisayaan. Dahilan para maraming makapansin sa kanya. Ngunit sa kabila nga po nito ay marami namang galit sa kanya. At baka hindi na suportahan ang Battle of the YouTubers. Kaya napagdesisyonan na ng management ng Battle of the YouTubers na iban muna si Jermel Labrador. For 2 events hindi muna siya magkakaroon ng laban. Patungkol naman dito kay Mr. Mainit Kenjan. Ayon kay Boss MJ ay ban nga po ito dahil dun sa pagsuntok niya kay Rendon Labrador sa nakaraang event. Mukhang nasobrahan nga po sa hype. Imbis na sa basketball yung laban nila, iginawa po niyang boxing. Sinabi pa nga ni Makagago na sa lahat ng kalahok sa event na yon, ay si Kenjan lang ang nakatanggap ng 150,000 pesos na TF. Naging VIP pa pala ang pagtrato nila dito, pero ang kinasamangan ng loob ng management ay dahil wala na sa ayos ang pag-hype nito. Ayon pa kay Makagago, ay kaya naging 150,000 ang TF ni Kenjan imbis na 50,000 pesos lang, ay dahil nga yung TF ni Rendon ay ibinigay nga dito. Dahil nga gusto nga daw nila itong tulungan. Hindi pa nila alam kung makakabalik pa ba si Kenjan. Pero sa ngayon, ang kaabang-abang muna na event sa February 23 at malapit na ang presko nito sa February 19 na kung saan meron po silang 5 matches. Sa unang laban talagang inaabangan to dahil matindi nga ang mga asara nito sa social media accounts nila. Siyempre sino pa ba kundi si Bad Boy ng Cebu versus Coach ng Bayan Alexis Tolentino. Parehong malulupit ang mga training ng dalawang to. Pareho ring malalakas sumuntok ang mga tattoo nila. Kaya tiyak na magiging maganda ang laban na to. Sa second match naman, eh si Billy Jack Sanchez ng Manila Boys versus Boy Tattoo ng Team Visayas. So ito yung bagong membro ng Team Visayas. So dito tignan natin kung over ba ang bunganga ni Billy Jack Sanchez laban sa mga kamao ni Boy Tattoo. Sa third match naman eh si Kokey ng Brusco Brothers. Kalaban niya si Boy Uragon. So parang heavyweight match ito. Sa pang-apat na laban makakatapat ni Boy Ungas, si Boxer Boy. Itong si Boxer Boy po ay ibading na boksidor. So hindi din pwedeng maliitin to ni Boy Ungas dahil may lakas din. Pinangako din ni Makagago na kapag naipanalo ni Boy Ungas ang laban niya na ito, ay makakaharap niya sa susunod na event si Boy Tapang, which is yun yung matagal na niyang request at pinaghahamon. At ang panglimang laban ay sa pagitan ni Silver Boys TV versus Boy Bagsik. So hindi po ito yung inaasahang mapanood ng karamihan dahil mas kaabang-abang sana kung ang mga kalaban ni Silver Boys ay si Jason Casimero, yung kuya po ni Cuatro Alas. Alam naman natin na medyo matindi yung pure beef ng magkabilang grupo. Sana nga magkaayos na sila. Pero dito sa laban na to ay tsak na magiging maganda din ang laban dahil parehong may background sa boxing tong dalawang to. Si Boy Bagsik at si Mark Yao o si Silver Boys ay parehong may alam sa boxing yan. So yun lamang po, abangan natin sa February 23 ang event ng Battle of the YouTubers Season 2. Suntukan ng mga sikat at nagpapasikat.